ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Maligaya, maganda at puno ng pag-asang araw po ng Lunes sa inyong lahat, aming mga ginigiliw na taga-subaybay at kaibigan. Panibagong Sanlinggo na naman po ng paggawa ang ating haharapin. Isaisip po natin that we are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously. Nangangahulugan lang po na maaaring sa kalagayan natin ngayon, tayo ay God's masterpiece. Yes, but at the same time, ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. God is not done yet. Ibig sabihin, palagi sa tuwi-tuwi na sa mga kapamamagitan ng karanasan, tayo ay pinipino ang ating mga karakter, ang ating mga lakas. Hanggang sa mas lalo utay-utay, tayo ay ma-reflect natin, maging kamukha natin, kumbaga ang Diyos. Sapagkat yun naman ang layunin ano para sa atin. So, we are allowed to be both a masterpiece and a work in progress at the same time. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Melo Ana Demong, dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Inaayahan po namin kayo na samahan kami sa loob lamang po ng isang oras. Pag-usapan natin kung paano natin mapapanatiling nasa optimum health ang ating mga kalusugan, paano tayo yung mga hakbang tungo sa kalusugan, at kung paano rin naman po lalago ang ating spiritual na buhay. Nais ko pong batiin ang aking kapatid, si Marches Van Adap, na kahapon po ay ikinasal at ang kanyang very new bride, ang kanyang asawa, si Yanni Sidenyo Adap. Congratulations and best wishes to both of you. Ang aking dalangin, ang inyong pagsasama ay mapuno ng mga matatamis na karanasan at maging pangunahin si Kristo, si Jesus sa inyong marriage. Congratulations again. Mga kaibigan, tayo po ay patuloy pa rin sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa mga nagnanais pong makatanggap, makipag-ugnayan lang kayo sa amin. Tawag lang po or text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Maaari din po yung ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, nasa probinsya, maaari kayong tumawag ng libre ang ating toll-free number 1-800-132-20196 or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang atin po namang Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Sa atin po mga kaibigan, namin kayong inihikayat na pakishare po ito sa inyo din namang mga friends. At sa mga nagnanais naman ng readily available, downloadable na mga Bible study resources, pwede nyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. So maraming paraan mga kaibigan, kami talaga ay masaya kapag nakakabasa na inyong mga pagbati, na-excite po kami at na-inspire kami na patuloy na gumawa. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin na may kinalaman sa kalusugan, ay pag-uusapan natin ngayon yung paglilingkod natin when we do good. Alam niyo po ba na doing good makes or yes, our service makes an immeasurable difference in the lives of others. Yes, di ba kapag nag-volunteer tayo, gumagawa tayo ng mabuti, nagsiserve tayo sa iba, ang laki ng difference na nagagawa nito sa buhay nila. But, syempre ang core intention natin nun is to help them. But at the same time, alam nyo po ba na ito rin ay merong balik sa atin. Ito rin ay may benepisyong pangkalusugan sa kalusugan natin. Ano po? Pinag-aralan ito ng mga researchers at nakita nila na kasama dito yung pagkakaroon ng positive feelings na ang tawag ay helpers high, increased trust in others, and increased social interaction. So alamin pa po natin ano pa ang mga benepisyo ng paggawa ng mabuti at anong kinalaman ito sa ating kalusugan, sa ating pagaling. Good deeds promote health and healing. Let us give the time to Ma'am Beth. Magandang umaga po muli sa inyo, mga giligiliw naming tagapakinig at tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Narito po tayo muli sa ating hakbang sa kalusugan.
Ako po'y umaasa na kayo ay humahakbang ng hakbang sa araw-araw nating na-discover ng mga bagay na nagbibigay ng kagalingan at ng kabutihan sa ating katawan. Kahapon po, medyo nabitin tayo dahil mabilis lang po ang oras. May gusto po akong idugtong bago tungkol dito sa ating paksa ng Good Deeds Twice a Blessing. Ang aking pong gustong ipahabol sa inyo sa ating napag-aralang kahapon ng tungkol sa ating mga positive outlook sa buhay that can bring healing, you know? Isa pa po na mga bagay na dapat nating maalala ay ang pagpapatawad. Sabi nga po, first we need to look for the good about people. Look good about what is happening in our lives, di ba? Sabi nga, think for the beautiful, look for the beautiful. That's positive thoughts that can bring healing. And ang pangalawa po is sabi, second, we need to learn to forgive. Forgive those people who have done wrong against us. And also, we need to learn to forgive ourselves. Yan po minsan ang mabigat para sa atin, no? Hindi natin na-realize na tayo personally ay kailangang patawarin din natin ang ating sarili sa ating mga nagagawang pagkukulang, pagkakasala. At of course, we need to confess all our faults to God. Okay? And kapag tayo nangumpisal sa Panginoon, sabihin naman ng Panginoon, go to your brother, to your sister, to those whom you have offended first. And ito po pala ay nagdudulot ng malaking kagalingan sa atin. Kapag po tayo nakaramdam ng forgiveness, our relationship is healed. So kailangan natin magkaroon ng ganung total healing. And finally, we need to take responsibility. Now, we need to be responsible for our thoughts. Sabi nga, walang ibang makakatulong sa iyong pag-iisip kundi ang iyong sarili. You know? We cannot control someone's thoughts, someone's behavior, someone's attitude. We have no control over them. But you can control your own thoughts. You can control your own thinking process. So we need to train our minds to be able to overcome those negative thoughts. Sabi po ni Martha Washington, the greatest part of our happiness or misery depends on our disposition and not our circumstances. Wow. Ulitin ko po, the greatest part of our happiness or misery depends on our disposition and not on our circumstances. And again, my favorite author, Ellen White, in the book Ministry of Healing, in the book of Education also, she wrote that, be ye masters of circumstances, not being mastered by them. Ayun, mga kaibigan. Kailangan po pala matutuhan natin we need to have the mastery of circumstances. Kung ano man po mga incidents, pangyayari araw-araw sa ating buhay, ay we need to learn how to maneuver our life na paano natin mapanagumpayan ito. Even when things looks dark, and things are looking hopeless, let's think positive and let us always put our trust in God. And so this morning, what I want to bring to you is the positive thoughts and positive deeds can bring healing. Good deeds is twice a blessing, you know, sabi nga. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, no? Philippians 6:9, do not be weary of doing what? Good things. Why? For in due season we shall reap. We shall reap if we faint not, and let us not grow weary while doing good in due season. Huwag daw po tayong mapagod gumawa ng mga kabutihan, ng mabubuti sa pagdating ng araw. Tayo po ay aani ng mabuting pag-ani sa mga inihasik nating kabutihan. So,
I love this passage that Ellen G. White wrote in the Ministry of Healing that says, the consciousness of doing what is good promotes health, joy, and peace. The consciousness of doing what is good, what is right, promotes health, joy, and peace. Di ba po, gusto nating matamasa ang kalusugan. Gusto nating ma-attain ang health, good health status natin. You want to be healthy? You want to be joyful? You want to be at peace? Do good. Do what is right. So the consciousness of doing what is right. Ano ibig sabihin noon, Beth? The consciousness of doing what is right. When you know, kung alam po natin na ang ating ginawa ay mabuti at tama, mayroon tayong masarap na pakiramdam. Mayroon tayong peace, katahimikan or katiwasayan ng pag-iisip. Bakit po? Alam natin kung nakagawa tayo ng alam natin mali at hindi mabuti, you won't be at peace, right? Hindi tayo magiging matahimik. Kung may ginawa naman tayong alam natin ito'y mali, no? At ginawa pa rin natin, that doesn't produce joy, right? There is guilt, no? Kapag tayo inusig ng ating konsensya, hindi tayo makakatulog. At pag hindi tayo nakatulog, it will affect eventually our health. And we don't have peace of mind, peace of heart, you know? Wala tayong katahimikan sa ating puso, sa ating diwa, sa ating damdamin. So, many times we thought being healthy is to be vegetarian and to be doing this healthy lifestyle. But there are many things, areas in life that we do. No? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3:10, whatever you do, anuman ang iyong gawin, anuman ang iyong kainin, anuman ang iyong inumin, do it all for the glory of God. Sometimes we tend to forget about this doing. Yung mga ginagawa natin, hindi tayo nagiging maingat, hindi natin namamalayan na ito pala ay nagdudulot, nagiging sanhi ng pinagsisimula ng mga karamdaman, mga pagkakasakit. Which is true, you know, I was a teacher before in College of Theology, teaching Bible subjects in the College of Theology at Adventist University of the Philippines. And I always emphasize this to my students, that true education is to know the way and the will of the Lord. Okay? So, that is true education. The highest education is to know the way and the will of the Lord. It's not PhD degree, you know? It's not being a lawyer. It's not being a doctor. But the highest education daw po, mga kaibigan, mga ginigiliw naming tagapakinig dito sa Tinig ng Pag-asa, ay ang tayo ay makakilala. To know the way and the will of the Lord. Oo nga naman, wala nang kasing tumbas ang makilala natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga ways, ang kanyang mga pamamaraan. Kasi sabi nga po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kapag alam po natin na ang ating ginagawa ay tama, this promotes health, joy, and peace. Napakaganda po mga kaibigan. Napag-isip-isipan na po ba natin yung mga bagay na ginagawa natin na maaring ito ay nagdudulot na pinagsisimula ng hindi ipangatulog, nang hindi ka rin makakain, wala kang ganang kumain. It affects both the giver and the receiver.
kung tayo ay nagbigay ng salitang masakit, salitang nasaktan ang nakarinig. So, the giver, the talker, and the listener are both affected. Kung ako yung nakapagsalita ng masakit, maaring pagsisihang ko, guilty. Bakit ko nga ba nasabi yun? Ay, nasaktan ko pala siya. So, I'm not at peace, sabi ya. The consciousness of doing what is right. The consciousness. Yung alam mo na ang ginawa mo ay tama, promotes health, joy, and peace. Palagi natin pong alalahanin yan, mga minamahal kong kaibigan, na tayo ay nabubuhay na everyone's life affects someone. Everyone's life touches someone, whether it is for good or bad. Kaya nga, napakaganda ng sa Galatians 6:9, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mga mabubuti, sapagkat pagdating ng araw, ito ay aanihin nyo. Tayo ay aani sa mga bagay na ating ginawa. Mag-isip nga po tayo ng mga maliliit na bagay na mabuti. You know it was good. Napakasarap po. Let's take, for example, you know, we take the Grab car, taxi, you know, because we don't own a car. So I rather take a ride or get a taxi or a Grab, di ba? Grab car, so it's convenient. So whenever you pay the taxi driver, the Grab driver, and the bill or charge sa sasakyan mo ay para, for example, it's only 120 or 140, and you gave 150, and when you hand it, for me, it's my experience, I rather see the smile, the joyful heart of the driver, the taxi driver, than demanding for the change, yung sukli. Bigyan niyo po akong sukli. May sukli pa akong 10 o 20. You know, the bigger na maidagdag mong huwag mo nang tanggapin yung tuksi, mas malaki din po yung masarap na pakiramdam. Kaysa yung pong, kasi po sabi ko nga, I always look back, sasabihin ko kasama ko ang asawa ko, nadi ang sarap tingnan yung ngiti ni tatay, ni kuya, yung driver na hindi niya ini-expect na nakaakma na siyang naghahanap ng isusukli. Ay, sinabi mo na, salamat kuya, God bless you, ingat po kayo, ganun po ang laging punchline. So, I felt so good. And that promotes health, no? Joy and peace. So, if you want to have more joyful spirit and a good health, always do good. Ano pa pong mga halimbawa? For example, you are an office worker. If you come to work late, you don't feel good, right? So you are conscious that what you are doing is not right. Okay naman yung nalilate paminsan-minsan. Pero pag malimit naman at palaging reason ay na-traffic, hindi po maganda. Nobody feels good coming to work late. I believe in that. I'm an HR director and I could see the feeling of every worker when they are coming late. But nobody wants that. So, the consciousness of doing what is right. Ang sarap naman ng pakiramdam mo kung when you arrive at the office, napakaaga and nobody is there yet, and you are the one to welcome your fellow workers, good morning, happy Monday. Di ba, napakasarap ng pakiramdam. Ano pa po mga bagay? If you are an office worker or an employee that take something out of the office that does not belong to you, you don't feel good. You have guilt. Your conscience will haunt you because you have done something that is not right. So, keep doing what is good, doing what is right, and it promotes health, joy, and peace. So, mga kaibigan, patuloy po tayo sa mga bagay na mga hakbang ng mga ginagawa natin that this promotes to better health and joy and a peaceful life that is vibrant living, because life is abundant. God has promised, I want to give you life.
not an ordinary life, but life abundantly. Maraming salamat, Ma'am Beth. Napakadaming benefits. Ano po, it decreases the risk of depression, nagbibigay sa isang tao ng sense ng purpose, nagtuturo din sa atin ng mga valuable skills. At the same time, tumutulong to sa tao na maging physically and mentally active. Of course, when you do service, when you volunteer, it reduces stress levels yung paggawa ng mabuti. Kasi at the same time, nai-enhance yung ating social network. At sabi pa nga sa iba, ano po, it may help you live longer. Nakakamit tayo ng ibang mga tao, nakaka-develop tayo ng mga positive na relationship sa kanila. Napakadaming benefits sa total well-being, yung paggawa ng mabuti, yung pagsiserve sa ibang mga tao. At maganda po na kung meron pa tayong mga maliliit na anak na kasama natin habang bata pa sila, no, simulan natin para maging ma-instill din sa ating mga anak yung privilege, yung happiness na matatanggap nila while serving other people, and at the same time, not just for ourselves, of course, but for the glory of God. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, susog, paglilinaw sa ating pag-aaral, feel free to connect with us. Or kung gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamamahagi, tawag lang po or text sa 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. Makikita niyo po on your screen kung kayo ay via Facebook or YouTube ang mga books na ating ipinamimigay. Sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa or nasa probinsya, maaari po kayong tumawag ng libre ang ating toll-free number 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines, or sa YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. At sa mga nagnanais naman ng readily available, downloadable po ng mga Bible Study Guide for Kids and Adults, maaari niyo pong i-visit ang bibleschools.com/Central Luzon. So maraming paraan, mga kaibigan, pero sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Si Jesus ang tanging pag-asa ng Amen. Thank you po sa napakagandang mensahe ng awitin ng aking dalangin ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, ng
kaligayahan at nagsilbing inspirasyon po na maaari na sa maghapong ating haharapin, tayo ay umaawit, masaya ang ating mga puso at kalooban. At tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At tinatalakay po natin ang tungkol sa pamimeras, sa salapi, sapagkat bahagi ito ng pagiging tapat at mabuting katiwala. Kahapon po ay pinag-usapan natin what does money do at inisa-isa po dun kung ano dapat yung mga pinagagamitan natin ng ating salapi. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang pag-ibig sa salapi. Let us give the time to Pastor Romy ating linawin ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bahaging ito. Pastor Romy, the time is yours. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagpasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating bibigyan ngayon ng pansin, walang iba kundi the love of money. Ang pag-ibig sa salapi. Masama bang salapi? Bakit kung masama ito, bakit binibigay ng ating Panginoon? Kaibigan, kapag ka ang salapi ay ginamit ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ang salapi ang gumagamit sa atin, ito ay napakabuti. Anong sinasabi ng ating Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6:9-10? Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal na kapipinsalang pag-anasa na siyang naglulubog sa mga tao sa paggawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang pagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang pag-ibig sa salapi na higit sa pag-ibig sa Diyos at saka sa kapwa ay napupunta ang isang tao sa isang pagkapahamak. Marami ng ulit-ulit na ang Biblia ay binabanggit sa atin na kinakailangan tayo ay magbigay ng sulit sa harap ng ating Panginoon ng wika, yet despite these clear warnings, the heart of man naturally desire wealth, even though it harms his faith and hurts physically and mentally. Ang wika, sa kabila ng maraming mga babala, ang puso ng tao ay natural na kanyang nais na magkaroon ng maraming salapi. Kung ang pagkamaraming salapi ay nakakasira sa kanyang pananampalataya at sinasaktan ang kanyang physical at ang kanyang mental. Sa panahon ng mga judges, ang wika ng ating Biblia, kanilang ginawa ang ayon sa iniisip nila sa mga hukom 17:6 ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Kumisan ang tingin ng tao ay matuwid ang bagay na ito pero hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At ang ibang mga tao na sa kanilang pag-aakala, sila ay magkaroon ng security sa magitan ng kanilang salapi. Kaibigan, ang ating Panginoon, nawa siya ang ating security, yung kanyang patnubay sa atin, ang ating ngayong bigyan ng pansin na tayo ay hindi magtiwala sa salapi, kundi tayo ay magtiwala sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. Na labis-labis na interes meron ang ating Panginoon sa ating pangangailangan. Ang sabi nga ng ating Biblia sa San Mateo 10:31, huwag nga kayong matakot
kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Kung ang mga maya, ang mga ibon ay iniingatan ng ating Panginoon at pinapakain ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa mga material na bagay. Sapagkat ang wika nga ng ating Biblia, kung tayo ay merong pangangailangan, ayon sa Isaiah 65, versikulo 24, ang sabi ay ganito, "At mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako." Kaya kaibigan, alam ng Diyos ang ating pangangailangan, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya lang, ang iba kong minsan, kumo sila'y maraming salapi, ang sabi nga ng kasabihan sa English, money talks. Na kapag ka sila ay may salapi, kanlang inaakala ngayon, sila ay merong sekuridad. Meron silang kapangyarihan. Sapagkat sa kanlang paningin ay kanlang makukuha ang kanlang pangangailangan at ang kanlang nais na kapag ka sila ay maraming salapi. Kaibigan, tayo ay magtiwala sa Diyos sapagkat ang ating Diyos hindi tayo pababayaan. Ang sabi nga ng sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:12, marunong akong magpakababa, marunong din akong magpakasagana, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. We must be contented. Kasi kung minsan mayroong mga tao natutukso na magkaroon ng maraming salapi kahit na ito ay hindi galing sa tamang paraan, na kung minsan nasa gobyerno, nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Kung minsan naman yung iba, kinikikilan ang mga tao, yung mga nagpapatupad ng batas. Kaibigan, dapat tayong maging kontento kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin. At merong babala ang ating Biblia, ang sabi sa Lucas 12:15, sinabi niya sa kanila, "Magingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Kaya kung minsan pumapasok yung kasakiman, pagiging sakim sa ibang mga tao, kahit na yung para sa kanyang kapwa ay kanyang nais matamo sapagkat dahilan sa pag-ibig sa salapi. Kaya ang sabi ng ating Biblia, magingat tayo sa mga bagay na ito. Hindi sinasabi ng ating Biblia na hindi natin kailangan ng salapi. Katunayan sa Biblia ay maraming mga tagasunod ng ating Panginoon, pinagpala ng ating Panginoon. Katunayan si Haring Solomon, umihiling lang siya ng karunungan sa Diyos para mapangasiwaan niya ang bansang Israel. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi lamang karunungan ang aking pagkakalob sa iyo, pati kayamanan. Kaya ang sabi ngayon ni Haring Solomon, ang pagpapala ng Diyos ay kayamanan. Pinagpapala ng Diyos para tayo ay yumaman. Yun ang panukala ng ating Diyos. Pero ang sabi naman sa aklat ng Roma, ang pagpapala ng Diyos ay kanyang pinagkakalob sa sukat din ng ating pananampalataya. Marahil ako ay hindi yayaman na katulad ng talagang mayaman na mayaman sa lupang ito. Baka kung ako ay yayaman ng yayaman, ay makalimutan ko ang Diyos. Kaya gusto ng Diyos ako ay pagpapalain niya tamang-tama lang para ako ay magtapat sa Kanya. Ang sabi pa ng ating Biblia, San Mateo 6:20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapasok ni makapagnakaw, ang wika ng Biblia. Sa mga nakaraang ating pag-aaral ay atin nang nakita kung papaano tayo ay magipon ng kayamanan sa langit.
na sinasabi ng ating Panginoon ang ginawa ninyo sa aking mga kapatid na pinakamaliit sa akin niyo ginawa. Sa mga tweed, love in action. Yung ating pagtulong sa iba, tayo ay pinagpapala ng Diyos para tayo ay maging pagpapala sa iba. Huwag tayong magtiwala sa mga kayamanan sa lupang ito. Huwag nating gawin na ang mga kayamanan sila ang gagamit sa atin, kundi ang kayamanan tayo ang gagamit. At ang panukala ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang isipan na tayo ay pinagpala ng Diyos para ang pagpapalang ating tinanggap ay atin namang maitustos o maitulong o maibigay sa paglaganap ng Ebanghelyo. At ang ating Panginoon naman ang kanyang panukala sa atin na ito ang sinasabi sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakagandang sinasabi dito sa aklat ng Pilipos na sinasabi ni Apostol Pablo. Tandaan natin, samantalang si Apostol Pablo ay nandoon sa bilangguan na isulat niya ang aklat ng Pilipos. Kaya nga sinasabi niya, rejoice, and I say again, rejoice, ang wika, ito yung sinasabi na tayo, bagamat merong mga bagay na kuminsan hindi maganda sa ating mga karanasan, tayo ngayon ay dapat magtiwala sa Diyos na ang wika niya, ako ay natutong magtiwala sapagkat pupunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Merong binabanggit sa aklat ng Hob 27:16-19 ang ganito, bagamat siya'y magbunton ng pilak na parang alabok at magparami ng damit na parang luwad, mapaparami niya iyon, ngunit ang matuwid ang magsuot niyaon at paghahatian ng walang sala ang pilak na natipon. Gaya ng sapot ng gagamba ang itinatayo niyang bahay, gaya ng isang kubol na ginagawa ng isang bantay, siya'y nahigang mayaman, ngunit hindi na niya ito magagawa. Imumulat niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang kayamanan ay nawala. Ganun ang tao kung minsan yung nag-ipon ng maraming kayamanan. At may mga tao na sa kanilang buhay, nag-iipon ng maraming kayamanan, subalit kung minsan at the expense ng kanilang kalusugan. Overwork sila, workaholic sila. At sa kanilang maraming kayamanan ngayon, hindi nabubusog sa maraming kayamanan. Kaya isang paalala sa atin na bagamat tayo ay gustong yumaman, sapagkat kung ano ang panukala ng tao, gayon din ang panukala ng Diyos para sa atin na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Pero kaibigan, nawa sa ating pagyaman ngayon ay ating huwag kalimutan ang gawain ng ating Panginoon. Sapagkat merong paalala sa atin ang sumulat sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 11-19. Ang wika ito ay isang paalaala. Mag-ingat ka sa iyong sarili, baka malimutan mo ang Panginoong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Meron nga namang mga tao pagkatapos sila'y pinagpala ng ating Diyos, nakalimutan ng Diyos. Hindi man magpasalamat sa Diyos. Nakalimutan nila kung bakit ang Diyos ay pinagpala sila para sila ay magbigay para sa pangangailangan ng iba, lalo na sa paglaganap ng Ebanghelyo. Ano pa yung sinasabi ng Biblia? Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay,
at nakatira sa mga iyon. At kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Hebto, sa bahay ng pagkaalipin. Kaya ito ay isang babala, lalo na kung minsan may mga tao na mahirap at pagkatapos siya ay pinagpala ng ating Diyos, kung minsan sa kanyang paglipad ay napakataas, nakalimutan ng Diyos. Kaibigan, ito ay isang paalala sa atin. Ang sabi pa sa 15, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas sa mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga inuno upang kanyang papagkumbabain at susubukin ka at gawin ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Meron akong nabalitaan nung ako ay nagpupunta sa Amerika. Meron tayong mga kababayan na sapagkat nag-boom ang may kinalaman sa mga housing project, nagkakaroon sila ng trabaho ng tatlong shift o tatlong trabaho. Kaya wala silang pahinga. Hindi man sila nakakauwi madalas sa kanilang mga tahanan sapagkat pagkatapos ng isang trabaho, sa isang trabaho naman, at pagkatapos ng pangalawa ay pangatlong trabaho naman. Nanupat kanyang ginugol ang kanyang panahon, ang kanyang lakas sa paghahanap buhay. At kapag ka ngayon siya ay natapos na sa kanyang pagtatrabaho at siya ay nag-retire, hindi man ngayon makatigil o makatira sa kanyang tahanan sapagkat siya ay parang nasa hospital pa rin. Kung papaano noon siya ay palagi nasa hospital pero ngayon ay nasa hospital pa rin na hindi isang nurse kundi isang pasyente. Kaibigan, kinakailangan tayo ay matuturing magpahinga. Hindi tayo magiging dapat na workaholic sa ating mga buhay. Kaya ang sabi sa atin, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, ang sabi sa 18, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan ng kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. At ang wika pa ito ay isang paalala sa versikulo 19. At kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sambahin mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita para ikaw ay maging instrumento sa aking gawain. Para yung mga salapi na iyong natanggap ngayon ay gagamitin mo sa aking gawain. Pero pagka nakalimot ka na hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi mo ngayon lingon ang Diyos na nagbigay sa iyo ang wika at ikaw ay sasamba sa ibang mga Diyos, na kung minsan may mga tao ang kanilang Diyos, ang kanilang mga idol, ang kanilang salapi. Ang iba naman, ang kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi lang mga rebulto, kundi pa naman, ano ang nagbibigay sa iyo ng mas higit na pansin na ang iyong panahon ngayon ay wala na sa Diyos? Kaibigan, ito ay isang babala ng wika, tunay at tiyak na malilipol kayo. Katulad ng isang tao ayon sa binanggit ng ating Panginoon, nanupat nung siya ngayon ay maraming ani, ang sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka, sapagkat ikaw ay maraming ani.
At ang aking gagawin sapagkat hindi na magkasya sa aking mga banga o mga bangan ko ang wika, magpapatuloy ako ng mas malaki. Gigibayin ko itong aking mga bangan ngayon at magpapatayo ako ng mas malaki upang ako ay maraming mga pagkain. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, ikaw na hangal. Sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Kanino mapasakamay ang iyong inipon? Kaibigan, maraming mga tao ngayon, hindi lang workaholic. Meron akong nabalitaan na tao ang sabi niya, itong aking ngayong pag-aaring ito ay ibibigay ko sa Diyos. So nag-aantay ngayon ang kanyang pastor na ibibigay sa gawain ng Panginoon. Subalit samantalang ngayon, inaantay niya yung sinasabing stock ay lalaki ang dividendo o yung kanyang pinakatubo, ay bumaba ang stock. Sabi niya, hindi ko na ngayon magagawa ang aking pangako sa ating Panginoon. Kung ako ay pagpapalain ng Diyos ang wika nga, magagawa ko ang aking pangako sa Diyos. At dumating ngayon ang panahon, ang stock ngayon ay tumaas. Pero ang sabi niya, ipagbili niya para ibigay sa gawain ng ating Panginoon, nakalimutan niya yung kanyang pangako sa ating Panginoon. May mga tao ngayon na hindi nag-e-enjoy sa kanilang pagbibigay sapagkat naging workaholic at yung kanyang inipon ngayon, sa halip na siya ay magtamasa o magagamit niya yung kanyang inipon para sa kanyang katuwaan sa paglilingkod sa Diyos. Kapag siya ngayon ay namatay, kanino mapasakamay ang kanyang inipon? Kaibigan, merong isang babala sa atin, yung preacher, ang aklat ng Ecclesiastes 5:13, ang wika, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Na kung minsan itong mga kayamanan sapagkat hindi niya hinanap ang Diyos, hindi niya binigay ng parangal ang Diyos, ang mga kayamanan na yon ang nagpahamak sa kanya. Kaibigan, tandaan natin, ang pag-ibig sa salapi ang nagbibigay ngayon ng kahamakan sa atin. Yung sinasabi ng ating Biblia na noong lumapit yung isang mayaman na lalaki sa ating Panginoon, na gusto niya ngayong makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon, tuparin mo ang mga utos. Ang sabi niya, mula pa sa aking pagkabata, ay akin ang tinupad ang mga utos ng Diyos. Ano pa ang kulang? Ang sabi ng ating Panginoon, umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahirap at pagkatapos sumunod ka sa akin. Hindi naman sinasabing lahat ay ating pagbibili. Kaya lang kapag ka ang ating mga ari-arian ay nagiging balakid sa ating pagsunod sa Diyos, ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Wala sanang hadlang, wala sanang bagay na mga obstacles sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia na paalala sa atin na 3 guidelines na kapag ka tayo nagkaroon ng disappointment at para ngayon tayo ay makabalik sa isang tagumpay, narito ngayon ang binabanggit sa atin. Ang una na dapat nating alalahanin, sinasabi sa Kawikaan, Kapitulo 4, Versikulo 23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Nang wika nga, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Magingat ka, baka yung laman ng iyong puso ay puro salapi, puro kayamanan. Ang isang lalaki na nakaranas ng maraming pagpapala, ito ngayon yung kanyang pinakapayo sa atin. Meron pa na binabanggit sa Biblia. Ito ay sa aklat pa rin ng Kawikaan. Ang wika ito ay paalala sa atin, 23:4-5. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam.
sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila, patungong kalangitan. Kaibigan, ang kayamanan kapag hindi nating ginamit ayon sa panukala ng Diyos, ang kayamanan na yan ay maaring lisanin tayo o umalis ang kayamanan na yan. Naalala ko'y may mga taong nanalo sa sweepstake. Yumaman sila, hindi alam paano hawakan at ito ay nawala pa sa kanila. At ang sabi pa sa atin na isang paalaala, magingat kayo ayon sa San Mateo 6. Ating simulan sa unang wika, magingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita. Ang ibig sabihin nito yung nagbibigay sila ng tulong pero sila ay nagpaparangalan. Para bagang itinataas ang sarili. Ang sabi nga ng ating Panginoon, kung ating babasahin ito hanggang 4, pagka ikay ng limos, huwag nang alamin o ipahayag mo sa iyong kabilang kamay ang iyong pagtulong. Huwag na kayong sasabihin na magbibigay ng karangalan sa iyong sarili kapag ka ikaw ay tumutulong sa iba. Tumulong ka na hindi pinapaalam sa iba sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay ipagkakalob sa iyo, yung karangalan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Bago tayo matatapos ngayon, ay nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos. Napakabuti po niyo sa amin. Inyo pong pinagkakalob sa amin ng mga salapi ang mga kayamanan upang maggamit sa inyong gawain upang lalong maging masulong at ang aming Panginoon ay darating na sa lupang ito. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang pamilya, pagpalain po ang kanyang mga pananim. At gayon din ang Pangulo ng aming bansa, O Diyos, gabayan po niyo siya, pagpalain po niyo siya. Maraming pong salamat, O Diyos, sa inyong mga pagkapalang pinagkakaloob sa bawat sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyo pong ginawang paglilinaw dito sa katagang love of money. Love of money, sabi nga, is the root of all evil. Alam niyo po, wealth comes in many different forms. At isa dyan, syempre, yung pera. At ito ay binigay sa atin for a good reason, of course. Isa na yung we can give, we can further the work sa pamamagitan ng pag-share ng ating pera. Pero minsan, kapag if money comes easily to us, parang hindi, wala na tayong inclination to produce goods and services beyond ano dun sa immediate consumption natin. Anyway, easily naman nating natatanggap ang pera. Ang problema po is when we desire to accumulate wealth, na nagiging hindi maganda yung epekto, ano po, sapagkat this is nature natin na ito eh, di ba, the desire to accumulate wealth, pero for a noble end. Kaya lang po, as with most ng kaloob ng Diyos sa tao, ang kaaway ay may paraan din para i-distort, sirain itong disenyo ng Diyos para sa atin. Minsan yung akala tuloy natin, ayaw ng Diyos na maging sagana tayo. But no, God wants us to abound. Pero ginagamit ito, mayroong counterfeit palagi ang kaaway na nagiging negative, ano? Satan has distorted God's desire for us to be wealthy. Sa paanong pamamaraan? Nandiyan na po yung covetousness. Nagnanasa tayo, may natural desire tayo na gustuhin, pagnasaan, yung pag-aari ng iba. Ano po? Kaya yung accumulation of wealth naging an end
in itself. Wala na tayong ibang objective than to accumulate more. To accumulate more, yun ang ating goal, parang ganon. Sunod po ay pride. Diyan pumapasok yung love of money is the root of all evil. At isa pa pong nagiging isa pa pong paraan na nade-distort ito ay yung diversion. Anong ibig sabihin nun? Yung pursuit natin sa pananalapi, nagko-compete dun sa iba nating mga interests, sa ating panahon, sa ating energy, dinadivert yung ating attention dun sa mas mahalagang mga priorities. Kagaya ng giving attention to our spiritual needs, yung in-nurture natin, yung relationships natin with our family, with others, yung ating kalusugan. So, nadadivert na po ang sentro na lang natin, ang attention na lang natin na sa pagkakamal. Ito po yung mga pamamaraan kung paanong sinira, dinistort ng kaaway. Pero tayo po ay pinaalalahanan na bagaman ang Diyos is mindful of our temporal needs at gusto niyang mag-exalt tayo sa mga temporal na pagpapala, we also have to excel dun po sa mga spiritual affairs. Ayan. Tayo dapat ay maging careful na dun sa pursuit natin sa pagkakaroon ng pera, hindi niya natatabunan yung mga primary responsibility natin. At ano yon? Yung ating hanapin, first and foremost, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol dito sa ating naging pag-aaral, meron po kayong mga paglilinaw na nais gawin or nagnanais po kayong makatanggap ng mga aklat-aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ganun din po, kung kayo ay may mga prayer request, feel free to connect with us. Meron po tayong prayer team na handang samahan kayo at meron tayong Diyos sa langit na mapagkakatiwalaan natin, nakakabatid ng pinakamabuti para sa atin. Ang atin po mga contact information, 0917-174-2777 or 0968-853-6607 0968-853-6607. Ang ating pong toll free number for our friends abroad or those outside sa Metro Manila, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph o kaya po ay mag-iwan ng komento pagbate sa ating Facebook page AWR Luzon, Philippines, ang ating namang YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At para sa mga readily available, downloadable po na mga Bible study guide for kids and adults, pwede po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat muli mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay. Sa ngalan po ng bumubuo ng Tinig ng Pag-asa, amin po muli kayong inaanyayahan bukas. Magkita-kita tayong muli. Global Youth Day has been a day that young people around the world look forward to. This past year, many of us had to stop our plans due to COVID-19. Instead of going out to impact the community, we held a prayer session over the youth and those fighting this new virus. 2020 was not what we expected, but we are sure that 2021 will be different. We are calling for all young people. Adventurers, pathfinders, ambassadors, young adults, and public campus ministry students to start planning for Global Youth Day 2021. Prepare to be the sermon, to be the hands and feet of Jesus, whether it's in person or virtual. Global Youth Day 2021, reaching out, cultures, colors, and communities. Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.